Hello YouTubers! Welcome back to my channel and nagbabalik tayo ngayon para sa isang episode ng hashtag Let's Talk About It. But before that, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga viewers at mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa aking mga videos. Thank you so much guys! At ayun na nga, we are doing another episode of hashtag Let's Talk About It. For today's episode, we're talking about moving on. Paano nga ba ang mag-move on? Saan ka magsisimula? At gaano katagal ang proseso? Meron tayong ilang tips kung paano mag-move on. Number one, acceptance. For me, ito yung pinakamabilis pero pinakamahirap na paraan ng pag-move on. Kailangan mong tanggapin na wala na. Tapos na ang lahat sa inyo. Kasi habang mayroong pag-asa sa puso mo, hindi ka bibitaw. Mahirap bumitaw kaya umpisahan mo sa pagtanggap na wala nang kayo at hindi na ulit kayo magiging kayo. In other words, tapos na. Number 2, don't hold grudge. Isa ring paraan ng pag-move on ay yung huwag tayo magtatanim ng galit o sama ng loob sa ating dating karelasyon or kapartner or girlfriend or boyfriend. Siguro naman sa panahon ng inyong pagsasama eh mayroong mga magaganda at masasayang bagay na dapat alalahanin. Hindi magiging masaya ang buhay mo kapag nagtanim ka ng sama ng loob. Number 3, talk to your family and closest friends. Malaki ang maitutulong kung mayroon kang matibay na support group tulad ng pamilya o kaibigan. Mahalaga kasi na ma-release mo yung emosyon, yung sama ng loob, para madali kang makamove on. A cup of coffee or a case of beer will possibly enlighten the conversation. Number 4, take a vacation. Find time to relax. Makakatulong ito upang mag-subside yung emotion mo at also ma-clear yung mind para magkaroon ka ng maayos sa desisyon. Pwede kang magyaya ng mga kaibigan to take a trip, maybe out of town, yung may makakausap ka. Number 5, keep going. Ang paghihiwalay ninyo ay hindi katapusan ng mundo. It is an opportunity to look for someone better or make yourself better. At hindi mo makikita ang nakalaan sa'yo kung patuloy kang nakakapit sa nakaraan, kung patuloy kang mabubuhay sa nakaraan. Ilan lang yan sa mga paraan ng pag-move on. May iba't ibang paraan ng pag-move on, depende kung saan ka komportable. Maaaring madali, mahirap, mabilis o mabagal. But at the end of the day, it's your decision to make, not your family, not your friends. There's no easy way, they may say, but definitely, you can get through it. Kailangan mo lang umpisahan. And that's our episode for today. Thank you for watching guys. I hope nakatulong ito ng konti sa mga taong gustong mag-move on. Kung may mga ibang ways pa kayo, you can comment down below. Feel free to suggest other topic as well. You can also follow me on my social media accounts. And don't forget to hit the like button and subscribe. See you next time. Bye-bye.